Alam mo ba, itatayo rin mo ito ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Tapos sabi ng ate niya, ay naku Pepe, naluloko ka na ba? Parang itatayo rin mo ito kung isang taong gulang ka pa lang. Basta ate, itatayo rin mo ito ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Imagine at very young age of 10, Jose Rizal is already a V. Chip. Bayani. Ay, narinig ako, badi! Ten. Saklap, eh. Dikti na. Ayan, isa na siyang visionary. Sabihin niyo, visionary. Visionary. Very good. Tingnan mo nga katabi mo. Best friend. Badi ka ba? Then sabi mo, are you a visionary? Sagot niyo, tanong mo siya, are you a visionary? Oh, sagot niyo mo siya, of course I am. I can see you in my dreams. Pangungot nga lang. Alam niyo, did you know that Riza traveled the world twice without airplane or cars? As in, three times siyang nagsirpong. Kapag lumikot sa buong mundo. Without airplanes nor car. Ngayon nga, karamihan ng mga Pilipino hindi pa rin nakakalipad ng Pilipinas. Even may piece of fare na. And imagine Rizal traveled at very young age of 21 without the knowledge of his parents. And he wrote three books. Ano yung kanyang mga nobela? Noli Betangre, El Filipo series mo, at may pangatlo. Minulti mo, Diyos. Nobela. Meron siyang isang nobela na hindi na-publish. Ang title is Maka... Ba? Ano? Mamoy? Manok? Makamisa! Sino yung sumagot nun? Wow, galing ah. You know your history. Ayan. And imagine, si Rizal, kung nagawa niya yun without those technology, ano pa yung wala si Rizal na meron tayo ngayon? Ano cellphone? Ano pa? Ha? Laptop, iPad, internet, tama. Well, obviously. Pero the only thing na wala si Rizal na meron tayo ngayon ay ang tinatawag na freedom or kalayaan. Imagine if Rizal become Rizal or became Rizal without those things or even freedom. Challenge ko kayo mga kabataan ngayon. Why can't you become greater than Dr. Jose Rizal? That you all have the opportunity to become greater than him. Tama? I'm saying this because, you know, being great is a decision. Hindi kayo nag-aaral para lang mag-graduate. Nag-aaral kayo para matuto. Maraming gumagraduate, walang alam. Naniniwala pa kayo. Sasabihin, oh, may tinapos naman ako. Anong alam mo? Tama? Sino maraming may kilala dito na nag-graduate, walang alam? At usually, ang ginag-graduatean pa, hindi yun yung trabaho kinukuha niya. Tama? Okay, may aminin ako sa inyo. Paano ko sabihin ko sa inyo galing ako sa past? Magtropa kami ni Dr. Rosario. Naimento na po talaga ang time machine. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang aming picture. Ito po si Dr. Rosario. Ito po ako. Kami po ay mga ilustrado. May nagdala po sa akin sa future. At ito si Rizal actually when he was 10 years old. And did you know that Rizal has more than 40 monuments around the world? Imagine that. Not even George Washington has monument outside the United States of America. That's how Dr. Jose Rizal is being, kumbaga, kinikilala siya sa buong mundo. And right now, I'm writing a book called Conversations with Rizal. Nakausap talaga kami ni Rizal. Conversations with Rizal. Just imagine, anong sasabihin ni Rizal ngayon kung nabubuhay siya? So nakikita niya nangyayari sa Pilipinas. Ang malupit, may Twitter account si Rizal. May Facebook, may Instagram, may Snapchat. Ano ba? And this, actually, by 2020, I'm going to produce a movie called Conversations with Rizal. I'm telling you, it will become a reality. Because in 2008, I dream of creating a movie, 3D, 2D movie in the Philippines. Sabi na ako, kalokohan yan, it's very expensive. Well, tell me now, that na imposible yung mga iniisip ko 15 years ago.
Have you seen or have you watched the movie called Dayo? Yes. Dayo, sa mundo ng elementarya. I am actually the man behind Dayo. Imagine, I was only 20 when I dream of creating a movie. No? Nagkaroon ng idea yung mga producer because of me. Because I'm in with animation. I have done a lot of animations in the Philippines. You'll be surprised, karamihan na napapanood nyo, ako pala ang director. Even computer games. Ayan. And right now, ayan, I have more than 150 monuments of Dr. Jose Rizal around the country. Mind you, it's really fantastic to have a lot of monuments. And I would like you to look at Rizal not as a national hero, but as yourself. Every time you look at Rizal, you look at yourself. No, you can't see Rizal as Rizal. You see yourself there. What if one day, someone will give you a monument? Anong gusto mong sabihin ng tao sa'yo? But one day, eventually, it will come, no? Narinig niyo na, sabi, life's too short. So, we all know that. But at the end of the day, what you become and who you are depends on how you use your time. Tama ba? Kasi huwag nating sayangin ang buhay natin sa isang bagay na alam natin hindi makakatulong to develop us as a person. No? Huwag nating busin ang oras natin sa COC. Hindi ka naman nagiging malakas sa COC, tama? Sino nagsi-COC? Anong clan na, ano-ano na kaya, anong... Actually, naglalaro ako ng COC to just to understand. Makaka-addict siya, para lang yung ano, Farmville nung araw. Pero at the end of the day, what... Ano na-develop sa'yo? Wala. No? Ayan. Imagine mo si Rizal, wala namang internet. O ano, ang dami niyang alam, di ba? Ilang, anong klaseng tao siya? Marami. Anyway, sige. I would like you to watch this video, and then later on, we will go to our topic. No? This is my company called Creative Voices. Creative Voices, when I was 16 years old, I envisioned of actually a company that will help the Philippines to become well-known in voice acting. Sabi na ako, impossible yan. No, it's not. Because, as you know, Philippines is the number one BPO in terms of voice. Tama? Alam mo ba number one tayo? Second is India. Okay, I'll tell you a story bakit napunta sa Pilipinas. Before, dapat sa China daw gadalin yan. Imagine if a Chinese call center is a good... Hello, can you help me? Hello, what can I do for you? Okay, no problem. Di ba? And then they tried it actually in Japan. Eh, bukod sa mahal, ganito sumagot, hello, can you help me? Haru, may I help you? Help you. Help me. Help me. At tapos napunta sa India. Di ba? Actually, ang India number one noon. Magaling sila mag-English, pero ganito ang sagot. Naalala niyo yung Transformer, may sumagot. Hey, can you connect me to the Pentagon? Oh, no, I don't understand what they're talking about. That's the reason why the call centers nandito sa Philippines. Sobrang galing natin mga Filipino na mag-adapt sa American English. Anyway, this is Creative Voices. Itong susunod na ipapatok natin bilang entrepreneur, ha? Meron siyang voice talent. So sobrang galing ng voice niya, tinawag siya voice master. Yon, partner. Ito ay walang iba kundi si Sir Pacholo Gonzalez. Nalagtayo siya rin sa school partner sa mga nagnanais maging voice artist at syempre ma-enhance pa ang kanilang talento. Alam, boss. Sigurado po ba kayo sa gusto niyo mangyari? With its thin fiber optics, it is capable of transmitting data at the speed of light. Hindi po. Boses pa lang, hindi ako pwede